What's up mga chong, here's your boy Brian Ochil back in here again and welcome to another vlog. And today mga chong, is tuturuan ko kayo or bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano mag-alaga and mag-maintain ng inyong mga motor. So yun mga chong, kung mga sasabihin ko sa inyo or mga tips na bibigay ko sa inyo, bali mga basic lang naman to, or ito lang naman yung mga pinakamadaling gawin, kahit mismong mga beginners kayang-kayang gawin to. So kung di nyo pa alam to mga chong, kami aso eh, yan, ingino aso puti kung kailan nagsalita ako eh. So yun na nga mga chong, ano, bayaan nyo na yung aso dyan. So yun yung mga sasabihin ko is yung mga basic lang naman, nakakayang-kaya kahit mga beginners. Okay, so syempre yung ano ba yung reason mga chong kung bakit natin kailangan alagaan yung motor natin, kung bakit natin siya kailangan i-maintain. Syempre yung motor, yung mga motor natin mga chong, parang tao din yan, kailangan ng extra care, kailangan ng special attention, kailangan natin i-maintain. Diba kung sa mga tao merong skincare, sa kanila merong maintenance. So yon, yung motor natin nagre-reflect sa may-ari yan. Kung ano yung tsura ng motor, possible na ganun din yung may-ari. Kung di ka maalaga sa motor mo, possible na hindi ka rin maalaga sa sarili mo. Diba? So yun na nga. So yun mga chong, nakalimutan ko lang sabihin, pabol lang, na mas tumatagal yung buhay ng motor natin kapag inaalagaan natin, kapag binibigyan natin ng proper care. So respect your bike, take care of your bike para sa daan, ikaw naman yung alagaan niya. Huwag tayo puro gamit, alaga-alaga din pag may time. So yun mga chong, yung pinakauna at yung pinakamahalaga na kailangan natin ingatan at alagaan sa motor natin, syempre yung pinakamakina. Since yan yung pinakapuso, utak, yung lamang loob ng motor natin. Sa makina, syempre kailangan natin na i-maintain yung pag-change oil. So yun yung pinaka-importante sa lahat mga chong, sa change oil. So dito sa motor ko, sa R15 ko, every 1,000 or 1,500 ko siya chine-change oil. Kahit anong oil yung gamitin ko, kahit mamahaling oil pa yan or yung mumurahing oil, 1,000 to 1,500 lang. At natin kailangan or i-maintain yung pag-change oil, yung mismong oil ng motor. Syempre yung oil ng motor mga chong, yun yung pinaka-dugo niya. Yun yung pinaka-dugo ng motor natin. So syempre kung madumi yung dugo mo, diba, madumi ka din. Diba mga chong? So nakaka-apekto sa performance ng motor natin yung pinaka-oil na gagamitin natin, diba? Kaya meron mga iba't ibang sukat ng oil. So dito sa motor ko, ang ginagamit ko is 1040. Then makikita nyo dito, meron dito yun eh. Ayan. Saan nakita? Kita ba? Yan, basta nakalagay dito sa loob 850 ml. So yun lang yung oil na dapat na nilalagay natin sa dito sa R15 ko. So sa iba ewan ko kung ilan, pero dito sa kanya 850 lang. Dati ginagawa ko, pinapalagay ko lahat 100, which is mali pala. Dapat kung ano lang yung nakalagay dun sa manual, yun lang yung ilalagay natin, kasi possible na makaka-apekto yun sa takbo ng motor natin. Hindi natin namamalayan, di ba? In the long run, kung tuloy-tuloy man yung ginagawa kong ganun, di ba? Possible na masira yung motor natin or magkaroon ng problema or issue dun sa makina. Siyempre, hindi naman nila ilalagay na A50 yan kung hindi yun yung dapat na ilagay, di ba? At the same time, ginagawa namin siyang 900 kapag nagpapalit kami ng oil filter. So, yun. Then next one mga chong is yung pinaka-favorite kong linisin sa motor, which is yung kanyang chain and sprocket. Yan. So makikita nyo, yan yung chain and sprocket ko. So nalinis ko na siya kahapon, kaya hindi ko na ipapakita kung paano siya linisin ngayon. Pero papakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko sa kanyang panlinis. So ito, WD-40. So ginagamit ko ito mga chong, ini-spray ko lang sa mismong motor, sa mismong sprocket niya. Pinapaikot ko lang ng ganun, then spray. And at the same time mga chong, huwag nyong uugaliin na nakabukas yung makina nyo na naglilinis kayo ng kadena. Delicades yun, delicades. Nagamit nag-text. Basi Shopee to. Hindi, wala. Huwag nyong gagawin yung pagkaamaling yun kasi mahirap na. Baka magsisi kayo. Then, spray nyo lang neto. Tapos pagka-spray nyo, brushin nyo. Ako ginagamit ko lang yung toothbrush lang.
para matanggal yung mga dumi pati yung mga kalangan. Tapos pagkatapos nun, pwede yung shampoo nasa ng basahan. Tapos pagtapos natin na ito, linisin. Or pwede kayong gumamit ng kerosene. Yan. Usually yun yung ginagamit na iba, kerosene lang. Or yung mismong pandinis ng chain, which is yung may nakikita ko na sa internet yung Motul chain cleaner. All purpose na ata yun. So di mo na ata kailangan maglagay ng langis doon or something. So yun, minsan marami din gumagamit nun. So nire-recommend din ng iba yun. Pero sa akin okay na ako dito sa 4WD-40. So yun. Tapos yan, lubricant. So wag natin kakalimutan na i-lubricant yung motor or yung mismong chain sprocket natin. Mas maganda mga chong, paglilinis kayo ng chain and sprocket kapag tapos nyong gamitin yung motor. Kasi mas na-absorb niya or nagpe-penetrate yung lubricate dun sa kadena mismo. Ha, di ba? Ang galing ko, no? Saka, kailan nyo siya kadalas lilinisin? Siguro, okay na dun sa 500 kilometers. Or kapag since ano ngayon, maulan, maputek. So mas maganda every time na gagamitin mo siya na kapag talagang nabakbak yung motor mas sa putigan. So yan, pwede mo na siya linisin agad para mas maganda. Kasi kakapitan talaga ng kakapitan ng alikabok yung ano natin, yung chain sprocket natin, which is mag-o-o siya ng pagkakalawang yon. So kapag kinalawang yung motor niya, ito lang mga chong, WD-40 lang ang sagot dyan. Yes sir. Tapos yun lang, brushin nyo lang maigi talaga. Tapos ang ginagamit kong langis dito minsan, hindi to, hindi ako gumagamit na itong chain lube minsan. Ginagamit ko lang yung tutti oil. Yun lang, ordinary tutti oil lang. Sa kapag maingay yung ito, wala na kasing ingay yan eh. Yan, wala na siyang ingay. Minsan maririnig nyo mga chong, parang ang ingay ng kadena natin. So ano lang yun, kailangan lang natin siyang linisan. Kailangan lang laging siyang langisan para mawala yung ingay. Kasi pangat sa tenga yung ingay, nakakailang. And isa pa mga chong, sa mga sports bike kasi usually wala silang center stand. Yes, Ming? Ano yun? Ming, ang problema mo? So yun, usually wala silang center stand. Kaya advisable na bumili kayo ng paddock stand para mas malinis siya talaga ng maayos yung chain and sprocket nyo. So kapag magpapalit kayo ng gulong, di ba, mas paganda pag meron nito. Mas pogi pa. Hindi, joke lang. Sa pag maglinis talaga kayo, mas maganda talaga na meron itong paddock stand na to. Maraming tulong yan, maraming dulot yan sa buhay nyo. And yung pinakamalaking part na inaalagaan natin sa motor natin ay syempre yung mga fairings nya. So yan, kung makikita nyo mga chong, may magasgas na to. Ito yung sumlamp lang ako sa lukban. So hindi ko pa napapalitan to. It's either gagawin ko is full wrap ko na lang sya or ibabody paint ko na lang. So yan din, sumlamp lang ako nun. So makikita nyo puro gasgas na tong motor ko. Pero yon sa paglilinis naman ng fairings, so syempre kailangan it's either magpapawash ka or ikaw magwawash ng motor. Mas maganda siguro kung ikaw yung nagwawash ng motor para talaga malilinis pa siya ng maayos. Pero kung wala kang time, pinatamad ka, pawash mo na lang. Then ikaw na gumawa nung finishing na yung VS1. So yung ginagamit ko kasi is VS1. So hindi ko kasi makita ngayon. So yun yung ginagamit ko sa kanya mga chong, sa pagpapaintab. So which is effective naman talaga ang kumikintab siya. Kaya lang, lapitin talaga siya ng ulan. Ay hindi. Lapitin siya ng alikabok. Yun. Mas dumidikit yung alikabok sa kanya. Para sa akin, ganun lang yung napansin ko. So yan. Yung mga, yung mga glossy part lang yung Vini VS1 ko. Ito, hindi ko na Vini VS1 yung mga matte part niya. Punas-punas lang yan. So mas mabilis dumumi itong motor ko ngayon mga chong, since wala na siyang wala na siyang fender eliminator. So yan, naka-undertail na siya. Mas mabilis siyang dumumi, kaya panay din ang linis ko sa kanya. So yan. Pag umulan, dumi talaga ang sobra. Kawawa ako. Kawawa ako sa dumi, pati yung angkas ko kawawa. So yun lang naman. Yung iba ginagamit, magic gatas. Hindi ko pa ako nakaka-try nun, pero sabi naman nila effective naman daw, maganda naman daw. So pwede nyo ding subuhan yun, bigyan ng try, no? And dun sa mga mahilig magpa-tire block, pwede naman yun, hindi naman yun masama. Kaya lang, ang nangyari kasi dun sa iba, sumusobra, dumadaan dito sa gulong, which is dapat nandito lang. Kaya hindi na nagpapa-tire block kasi once, isang beses, munti ka na akong sumemplang, dumulay sa gulong ko bagong-bago. Palabas na ng kasa, tapos pinawash ko dahil dun sa tire block, nandito na sa gitna.
So yun, para dun sa mga hindi nakakalam mga sir, iwasan nyo yun ha. So yun lang, kahit araw-araw, simpleng punas lang, simpleng check lang ng kadena kung maluwag. So yun pa pala mga chong, lagi nyong i-check yung sag ng kadena nyo kung maluwag or masikip. Kasi may effect yan sa takbo ng motor kung masikip. Siyempre, yung motor natin nagbabounce yan sa mga lubak. So kailangan maganda yung play ng kadena natin kasi kapag hindi, posible na masira yung eho niya or mismo yung kadena yung masira, maputol. Lalo na kapag mga aftermarket. Yan. So ito aftermarket at sa akin kaya iniingat-ingatan ko din siya. Lagi din sa akin siyang ano, lagi ding minimaintain ko talaga. Parang kakalinis ko lang, dumi na naman, hayop ka. And yun mga chong, lagi nyo yung i-check yung inyong mga brakes. Kung kamusta na, kung meron pa ba, baka inubos na ng disc nyo. So ako, sa lagay ko, kapalit ko lang ng mga brake pads ko. So lagi nyo i-check yung mga brake mga chong. Ayan, dito tayo. Ayan, makikita nyo, bagong-bago, makapal na makapal. Kasi, ang mangyayari nyan, kapag di nyo napalitan tong brake, again, kapag nandito na sa bakal, tulad nito, meron na siya, hindi na siya pantay. Malalim na tong, yung mga kinakapitan ng brake, malalim na siya. So yan o. Yan, makikita nyo ba? Diba? Iba na yung kulay niya. So yan, iwasan nyo yan mga chong. Kasi mahal yung rotor brake, ay rotor disc. Mahal yung mga disc na ganyan. So kapag naita nyo na medyo manipis na, umorder na kayo kasi usually wala, ano, sa motor ko wala, ano, hindi agad nagkakaroon ng stock yung mga ganitong motor sa kasa ng mga brake pads. So yun mga chong, so yun yung basic maintenance ko para sa motor ko. Diba kayang-kaya ng mga beginner, kahit total beginner ka, kayang-kaya mong gawin yun. So YouTube, nandyan ang YouTube para sa mga tutorial. Okay, so sa tingin nyo mga chong, yun na ba yun? Kung meron, kung sa tingin nyo meron ako na miss, kindly comment it down. And then at the same time, kung meron kayong gustong pag-usapan dito sa channel ko, comment yun na din. And then maraming salamat nga pala sa subscriber natin na nag-request ng gantong vlog, gantong topic. So shoutout sa'yo bro, nakalimutan ko na yung pangalan ko, pangalan mo. So I think that would be it. Thank you so much for watching. And again, this is Brian O'Chill and I'm out.